Eto ngayon, tumayo ako. Nakam. Iisa-isahin ko na ho kayo. Uunahin ko na ho itong pinakamalakas. Hold on for a minute, Sir Marcos. Gusto mo nang batiin ang aking mga solid na katigasin dyan. Kumusta guys? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na po muli ang tigasin Mr. at Commander. Ang video po natin ngayon ay tungkol kay FFM at Arnold Clavio. Manoorin po natin at magbibigay lang po tayo ng konting opinion sa challenge ni Sir FLM kay Arnold Clavio. So tara, panoorin na po natin. Balita ako, hoy, si Arn-Arn eh, hindi raw ho nag-ano. Hindi raw ho nag-broadcast. Ako hoy, hindi ko siya kayang, hindi ho ako aatras. Katulad ho nung pinangako ko, aaraw-arawin kita, Arn-Arn. Aaraw-arawin kita. Umaga, upload, tanghali, upload, alas 11 ng gabi, live, pati kay KBCTV hanggang paumagahan, ikaw ang topic ko. Hindi kita aantrasan. Bakit? Wala kang karapatan na magreklamo. Tinrayal mo ko by publicity gamit ang pinakamalaking network, isa sa pinakamalaking network sa Pilipinas. Naglabas ka ng fake news about me. Yan. Ang ganda eh. Nakakapanggigil kapag ka naaalala ko eh. Ha? Ginamit mo pa talaga yung NBI. Ginamit mo pa. Siyempre, yung NBI, nakalagay on air. Buong Pilipinas nanonood. Alam nga namang kontrahin ka niya. E di sisiraan mo siya. Yan. Pero yung mga banat mo, mga simpleng madena. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Yan yung mayaman challenge. Style niya yan eh, mayaman challenge. Yan. So ayun guys, narinig po natin ang dahilan kung bakit nagagalit ng ganito si Sir FLM ngayon. Ang masasabi ko lang po, ano pong point Arnold Clavio para paimbestigahan itong si FLM? Sa akin pong pagkakaalam, ito siya po ay nagmamagandang loob lamang. Tumutulong po siya dahil po meron po tayong pandemic. Obviously, siya po ay mayaman at isa pong negosyante. So, what is the point po, Mr. Arnold Clavio, para po siya ay imbestigahan? Mga katigasin, mag-comment po kayo at tuloy na po natin. O eto, sina-challenge kita. Hanggat hindi ka gumagastos mula sa sarili mong pera, nabibidyohan mo kahit tigda 2 kilo lang bawat mamamayan ng tundo, aaraw-arawin kita. Malalaman ng sambayanan yung ka-fake news ang pinagkagagawa mo. Kung nakalampas ka doon sa ibang fake news na sinabi mo, dito sa akin, hindi kita palalampasin. Wawakasan ko ang karir mo. Inignite mo ako eh. Di ako matatakot sa'yo. Bakit? Kailan pa natakot ang katotohanan sa kasinungalingan? Ha? Gawa ka ng issue. Tawag ka kay kumpadre, kay kumare. Lahat tawagan mo na. Gawan nyo ng paraan para sirain ako. Gawan nyo ng paraan. Lahat. Pa-shop shooter nyo na ako kung kinakailangan. Hindi kita lulubayan. Inignite mo ako. Natutulog na ako. Nananahimik ako. Hindi kita kilala. Tinrayal mo ko pa'y publicity. Sinira mo pagkatao ko sa buong Pilipinas gamit ang pinakamalaking network. Gamit ang pinakamalaking TV network. Naloko na. Ako nga talagang nag-aalam ang damdamin ni FLM. At may point nga din naman si FLM dito. Bakit hinahayaan o pinapayagan ng GMA na magbalita o magpahayag ang isang broadcaster ng wala namang basihan o batayan? At kahit ako man siguro ang lumagay sa sapatos ni FLM, ganun din po ang aking mararamdaman.
So guys, mag-comment po kayo kung ano po ang inyong saloobin sa pangyayaring ito. Ituloy na po natin ang last part ng video. O ngayon, kayo na ho ang humusga mga kababayan kung ano ba ang dapat natin gawin dito sa taong ito. Ako ho'y nagtataka lang bakit pinapayagan ng GMA na gamitin yung kanilang network, yung kanilang tambuhalang network para mag-broadcast o mag-announce ng fake news itong si Arnold Clavio. Asaan ho dyan ang patas na pamamahayag? Nasaan ho dyan ang tinatawag na selfish publiko sa parehas at patas na pagbabalita? Aba, GMA, tingnan nyo mabuti. Mukhang isinasabit na kayo nito. Pag-aralan nyo mabuti yan. Sana ho, totoo yung sinasabi nyo na patas na pamamahayag. Hindi ko alam kung may paspas kayo kaya ganyan ginawa ni Mr. Clavio. Or baka naman hindi nyo alam na tinutulonggis na rin kayo ng inyong ng mga angkor. Yun lamang ho. Tinatanong ko lang ho, nasaan ang patas na pamamahayag? Alright guys, so yun, napanood nyo na po ang kabuuan ng video. Well, kung ako po ang inyong tatanungin guys, kung ikaw po ay isang mamahayag, ang iyong pong trabaho ay magbalita po lamang ng tama, walang labis, walang kulang. At sa part naman po ni FLM, ang masasabi ko lang ay tama po lahat ng kanyang sinabi. Tama po ang lahat ng kanyang saloobin. So, yun lamang po ang aking opinion guys. Kayo po, huwag niyo pong kalimutang mag-comment. Sabihin niyo po sa comment section kung ano po ang inyong saloobin sa pangyayaring ito. Hanggang sa muli guys. Until next time, peace and out.